Magandang araw po sa lahat. Ikinagagalak kong ibahagi sa inyo na natapos na ang ating potable water system project sa Sitio Marabuhay, Barangay Bao, Alameda North, Cotabato. Last month, dalawang tao ang namatay dito dahil nakainom sila ng maruming tubig sa kanilang balon. May tatlo pang bata na naapektuhan din, nadala sa ospital, mabuti na lang at naka-recover. So, ang ginawa natin last month, dahil sa vlog ko, may mga donors na nag-donate at sinimulan natin ang project agad para wala nang mamatay na kapatiran nating Muslim Iranian sa pag-inom ng maruming tubig. So, ngayon, tapos na. Ipapakita ko sa inyo ang mga short video clips na kinuha ni Mr. and Mrs. Abbas Kalim habang ginagawa itong water system project. Pinagdugtong ko para makita nyo na talagang tapos na. So panoorin natin ang mga video na ito. Eto ano pa sana, yung ano na. Umapunta sa mga dua gito duto ka. Dalom. Iya. Kinongkong po na lang. Karata saya. Hindi ko po na lumutang ang ina ko na. Kaya ito pag isami. Hindi mo nga ba. Si Pacquiao na daw kabaling. Bisa kang mga matay na lipay. Okay sir, ito po yung source ng tubig natin. Ito yung makina. Ginasiminto namin ngayon. Hindi ko mapagas kay brownout. Pero enough na rin po yung source kasi malaki yung source ng tubig natin.
May overflow pa. Ito yung overflow ng tubig na ginagamit namin dito. Ito yung overflow ng source. Halika, para makita yung overflow. Ito. Pega ka man, pega kay camera, pega kay camera. Sir, ito yung overflow ng tubig. Pag subugin kayo ganyan, meron niya. Itong tubig galing dun sa source ng tubig natin. So, hindi ba short ang tubig natin dun sa taas. Ginagawa na lang, ano, na ma-maintain. Pinagtidingin naman yung barawag kay camera. Hindi ka niya pag-girinan eh. Okay? So, ito po yun. So, ilagay natin dyan para magpundo ang tubig. Hindi siya ma-ano. So, yan yung mga worker natin. Gumagawa. Sisisiminto namin ngayon yan. Para hindi na mapasok ng maruming tubig. Ang nasa ilalim nito, sir. Halika. Ay, doon nito si Bayna. Ang sa ilalim nito, dito yung drum. Nasa ilalim ang drum. Dalawang drum, nasa ilalim pa, so may pundo pa sa taas. Oh, nakaangat pa yung makina. Yan yung makina natin. 1.5 horsepower. Pinutol ko sana kasi pagason. Laman kay nag-brown out. Okay. So, ito yung makina, umaandar. Hindi na natin maalis ito. Malakas ang pressure ng tubig. Nag-agas na yan doon. So, ito yung suction niya. Ito. Ayan. Ayan yung first power niya. Malakas ang hangin. Okay, yan yung hose. Yan yung hose. Papunta na doon sa taas. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Papunta na sa taas yan. Okay. Ayan. Ayan ulit yan. Nga, nangyak ka na laig. Ipuro ako na may ko. Nasiya si Babo. Masayang-masaya na kasi hindi na doon makaigib sa malayo. Oh, si Bailabi, ganun din. Sobrang smile. Bismillahirrahmanirrahim. Maraming salamat kay Allah sa tulong niya na pinarating sa amin. 70 years na kami dito na naghihingi kami ng tubig pero ngayon pa dumating. Salamat din sa iyo, sir, na dumaan sa iyo ang tulong ni Allah. So, walang lubos na pasasalamat ang amin. Kasi hindi na kami mahirapan magkuha ng tubig. Nakasupply sa amin ng tubig na ito para makapag-itgas kami, para lagi kami nakapagsala. So, dyan lang. Salamat. Alhamdulillah. So ayun, narinig natin ang pasalamat ng kanilang sitio leader. Sabi niya, 70 years silang humihingi ng tulong para magkaroon sila ng patubig. So ngayon lang nangyari at
nakakasaya sa puso na tayong mga Kristiyano ang tumulong sa kanila, mga kapatid nating Muslim. Ito po ang napakagandang ehemplo ng religious tolerance. Magkaiba man ang ating reliyon, but isang ating Diyos. So makainom na sila ng malinis na tubig, at the same time, makapagdasal pa sila. Yung sabi niya nga magsala, that's prayer. 5 times a day sila magpray. Hindi sila makapasok sa mosque kung wala yung ceremonial washing, maghugas sila. So ngayon, dahil nandun na yung patubig, tumutulo na ang tubig mismo sa kanilang bahayan, they are now free to worship Allah or God 5 times a day. So gusto kong i-acknowledge ang mga donors na nag-donate para sa project na ito. Tree of Life Christian Church, under na aking sister-in-law, Pastora Linda Macanas, at ang aking younger brother, retired Master Sergeant Warlito Macanas. Kay si Miss Grace Joy Sibog, ang aking pamangkin nga dunya. Mirna Asprer Sibog, ang aking sister-in-law. And of course, Mrs. Julita Macanas, my commander. Cristito Torres, a close friend from Cotabato City, and an anonymous donor from America, ayaw niyang pamanggit ang pangalan. Sinabi lang niya na siya daw ay isang kabayan ko from Bangar, La Union, Sinapangan Sur. And all, lahat kayo na loyal subscribers ng ating channel, sa panonood nyo lang ng aking mga vlog, hindi kayo nag-skip ng ads, nagdarasal kayo para sa mga project, malaking tulong na yon. So, before I end, special thanks to Mr. and Mrs. Abbas Kalim, ang ating development partner sa Cotabato, na walang sawang tumutulong sa mga kapwa nila Muslim. May God bless you, alhamdulillah. Abbas, Mr. and Mrs. Abbas Kalim. So lahat ng ito, to God be the glory. See you next video.